Hindi tayo dapat pagmapuri sa ating mga sarili. August 16. Kundi ang nagmamapuri dito ay magmapuri, na kanyang nauunawaan at nakikilala ako, na ako ang Panginoon. Jeremias, Kabanata 9, Talata 24. Wala sa tamang posisyon ang lahat ng pagmamalaki ng merito sa ating sarili. Ang utos ay hindi. Hayaan ang nagluluwalhati na luwalhatiin ang kanyang sarili, kundi ang Diyos. Mayroon, kung gayon, walang batayan para kunin ng mga tao ang kaluwalhatian sa kanilang mga sarili, sapagkat bawat pagpapalang tinatamasa nila, bawat mabuting katangian tinataglay nila, ay utang nila ito sa biyaya ni Kristo. Walang dapat magtaas ng kanilang sarili na nagtataglay sila ng karunungan o katwiran. Ang mga may pinakamalalim na karanasan sa mga bagay ng Diyos, ang pinakamalayong naalis mula sa pagmamataas o pagpaparangal sa sarili, mayroon silang mapagpakumbabang pag-iisip sa sarili at pinakamataas na mga konsepto sa kaluwalhatian at kahusayan ni Kristo. Kapag nakapirmi ang ating mga mata sa langit at may malinaw tayong mga pananaw sa karakter ni Kristo, itataas natin ang Panginoon Diyos sa ating mga puso. Habang nakikilala ng isang tao ang kasaysayan ng manunubos, nandidiskubre niya sa kanyang sarili ang mga seryosong depekto. Napakalaki ng kanyang di pagkakatulad kay Kristo na nakikita niya ang pangangailangan para sa mga radikal na pagbabago sa kanyang buhay. Nag-aaral pa rin siyang may pagnanais na maging katulad ng kanyang dakilang ehemplo. Sinasalo niya ang mga itsura, ang espiritu ng kanyang minamahal na guro sa pamamagitan ng pagtingin na babago siya sa parehong larawan. Hindi natin matutularan ang buhay ni Jesus sa pamamagitan ng malayong pagtingin sa kanya. Ngunit sa pakipag-usap tungkol sa kanya, sa pananatili sa kanyang kaperpektuhan, sa paghahangad ng madalisay ang lasa at maitaas ang karakter, sa pagsubok, sa pananampalataya at pag-ibig, at sa masigasig at nagsusumikap na paggawa na malapitan ang perpektong huwaran. Sa pagkakaroon ng kaalaman tungkol kay Kristo, ang kanyang mga salita, mga gawi at mga aralin sa pagtuturo, hinihiram natin ang mga bertud ng karakter na mabuti natin na pag-aralan at mapupuno ng espiritong labis nating hinangaan. Si Jesus sa atin ay nagiging pinakapuno sa 10,000, ang isang lubos na kaibig-ibig. Mga anak na lalaki at babae ng Diyos, tayo ay lumuluwalhati sa krus ni Kristo.